Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, upang maging marapatay sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan at pagsisihan natin ang mga nagawa nating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naalay ko po ang misa ng ito para sa pasasalamat na para kay Reverend Jess Madrid para sa kanya napipintong ordinasyon. Nagpapasalamat na ako sa poong Jesus Nazareno dahil magaganap na ang aking ipinalangin, hiningi sa kanya nung siya'y pay aking sakristan na siya'y maging pari. Siya'y magiging pari ng ganap ngayong darating Nobyembre. Kaya pinagdarasal ko na sa Diyos ang buong pasasalamat ko sa kanya na patuloy niyang dinidinig ang ating mga panalangin, lalo-lalo na ang aking panalangin para kay Reverend Jess, na walagi siyang kasihan ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kaniyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawi ang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala
upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pangdinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko'y ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa'yo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihin ang puon ay dakila nang nangaghahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na buong mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online, mga mahal na deboto ng Poong Jesus Nazareno. Alam niyo po, mga kapatid, ang simpleng mensahe sa atin ng Panginoon sa araw na ito ay maghanda. Maghanda para sa wakas ng ating mga buhay.
maghanda ngayon na. Dahil hindi natin alam kung kailan magtatapos yung ating mga buhay. May kwento po ako sa inyo. Minsan po sa isang parokyang napuntahan ko, ay may nakakwentuhan akong mga lola, mga naglilingkod po sa parokya. Nagulat po ako sa tanong nila. May tinanong po yung isa. Ang sabi po sa akin, ano po ba yung pinakamagandang klase ng kamatayan? Nagulat ako, napatigil ako. Parang gusto kong sabihin, gusto nyo na po ba? Binigyan pa po nila ako ng mga options. Option 1 daw po ng kamatayan, na klase ng kamatayan. Una, yung payapa lamang habang natutulog. Option 2, yung biglaan daw po dahil sa aksidente para tapos na agad. Option 3, yung magkakaroon pa daw ng sakit para may panahon pa para mapagsisihan yung mga kasalanan. Kung ako po yung tatanungin, siyempre ang sasagot ko, option 1, yung payapa lang. Sino ba naman ho yung gusto na mahirapan pa sa wakas ng ating buhay? Pero sabi ko sa kanila, hindi naman natin mapipili yung paraan ng ating kamatayan. Pero naniniwala ako na pwedeng maging maganda yung wakas ng ating buhay kahit na ano pa yung klase ng ating kamatayan. Paano? Kapag yung buhay bago dumating yung wakas ay maganda. Maganda dahil mabuti yung buhay. Maganda dahil sumusunod sa Diyos. Maganda dahil tinutularan si Jesus Nazareno. Magiging maganda ang wakas kapag ngayon pa lang, mga kapatid, ay nagsisimula na tayong maghanda. Kung ngayon pa lang, nagsusumikap na tayong maging banal at maging tapat sa Diyos. Maganda ang wakas ng naghahanda dahil ang magiging wakas ay sa piling ni Jesus Nazareno. Ano hong nagiging problema madalas? Mahilig po tayong magsabi na saka na lang ako maghahanda. Mahilig tayong sa pagpapaliban, bukas na lang, saka na lang kapag matanda ako maghahanda. Hindi po ba kapag may exam tayo o kaya may mga deadline, kailan natin usually pinagtatrabahuhan? Kapag malapit na. Kapag malapit nang ipasa, kapag malapit na yung mga exam, ano pong nangyayari? Nangangarag tayo, nagpapanik. Hindi kadalasan nagiging maganda ang resulta ng ating mga ginagawa. Hindi naging maganda kasi hindi nagbigay ng oras sa paghahanda. Ito pong buhay po natin, mas mahirap kasi hindi natin alam kung kailan ang wakas. Hindi natin alam kung kailan matatapos. Walang deadline na sinasabi ang Panginoon. Pero ang sigurado po sa buhay natin, darating yung wakas. Kaya ang patuloy na paanyaya sa atin, ngayon pa lang, magsimula na tayo na maghanda. Patuloy na makinig ng salita ng Diyos, ito po yung tutulong sa atin para magkaroon ng magandang direksyon at paghahanda yung ating mga buhay. Patuloy na tumanggap ng Eucharistia, magbibigay sa atin ng lakas para maging tunay na mga saksi ng Panginoon sa mundong ito. Patuloy na magpalinis sa sakramento ng kumpisal, paghahanda ng ating kalooban, ng ating katauhan sa araw-araw hanggang dumating yung ating wakas. Ito pong mga bagay na ito, yung mga sinabi ko po ay ilan lang sa mga paraan para patuloy tayong makapaghanda. Para maging payapa yung ating kalooban, anumang oras tayo tawagin ng ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin, si Jesus Nazareno naghanda na ng ating walang hangganan sa walang hanggang tahanan sa kalangitan. Ang inaasahan niya sa atin, paghandaan din natin yung ating pagdating at pagyakap sa kanyang inihandang tahanan para sa atin sa kalangitan. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, sa ating pagtanggap ng biyaya ng pananampalataya, tinatawag tayo upang maging masunurin, magkaroon ng pag-asa at maging handang salubungin si Kristo sa anumang oras. Panalangin natin ang ating mga kapwa na may pananalig. Ang itutugon po natin, basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway tapat na maglingkod sa kalipunan ng mga sumasampalataya nang may kasipagan at dedikasyon. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong para sa katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating buong paglilingkod sa araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Matutunawa tayong ibahagi sa bawat isa ang anumang mayroon tayo at sumaksi sa pamumuhay ng may pag-asa bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Yaong mga dumaranas ng pagsubok sa buhay, naway patuloy na maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan, manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang sa sinag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Tumahimik po tayo sumandali at taimtim nating ilapit sa Diyos. Sa mahal na pong Jesus Nazareno, ang ating mga kahilingan at mga pasasalamat. Walang hanggang Ama, hindi namin alam ang araw niyang oras kung kailan magbabalik ang iyong anak upang kami ay hatulan. Tignan mo ang aming mga panalangin bilang tanda ng aming pananampalataya sa kanyang pagdating. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mong ikay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin na iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na igay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin yung pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, kaya banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli ganyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbungin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ang lakas loob. Ama namin,
sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso. Adi-adiya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adiya sa lahat na masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan na dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Here I am.
Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan o mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at mga dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.